daming ganap sa showbiz career mo, Gerald. At sigurado naman kami na may git isang dekada mo sa showbiz. Ang dami mo rin na-experience na pinaka-masaya, pinaka-exciting, at pinaka-challenging. Lahat ng yan, aalamin naman natin dito sa ating segment na Showbiz Pamos. May mga questions tama ako sa'yo. Tapos, ichika mo sa amin kung ano ang mga una mong naiisip dun sa tanong. Okay? Game! Let's start with our Showbiz Pamos! Eto na. Je, most sincere person you know in showbiz? Raver. Raver Cruz. Piolo. Most romantic Valentine's gift you've given? Alam mo, walang palya talagang ano eh. Kahit gano'ng kamahal yung ibang gifts na binibigay mo, walang palya yung simpleng rose lang or bulaklak talaga. Tapos ikaw mismo nagbigay. Mm. Iba yung nakita mong reaction sa kilig. Sa kadate mo or sa na, you know, kahit magbigay pa ka ng kotse, ganun. Iba yung simpleng rose lang. Hindi din yung iba pagka-rose talaga. Tapos kotse. Oh, no. Ganun. Ikaw siguro this ganyan, no? Ay, hindi, no. Oh. Ako nga kahit... Ikaw yung nagbibigay ng kotse. Motor pa lang yung kaya ko eh. Motor pa lang yung kaya ko. Check. Motor pa lang yung kaya ko. Check. Pag kaya ko na yung kotse, sabihan kita. Okay. Sabihan kita off cam. Sorry lang. Most talented young actor of today. Most talented young actor of today. Yan, sina Daniel, sina Enrique, for them to maintain, you know, syempre kasi nasa love team naman din, but for them to maintain that is, I mean, kasi si Enrique kasama ko nung Budoy, yung mga ganyan, and yung passion, kasi nakaka-burnout eh. Like I said kanina, kailangan natin ng something outside of the show. Yung mahihingan ka talaga And then minsan, mahirap bumalik, mahirap ibalik yung fire na yan after all the years ng sa trabaho natin, but para i-maintain nila yan. Good job. Yeah. Most idolized veteran actor sa Pilipinas? Madami. Pero yun, ang mga gusto ko sana makatrabaho yung sina Aga Mulak. Kasi ganun din yung passion nila for acting, for good quality projects. Iba pa rin. Pero ang babait ng mga kasama ko dito sa Soldier's Heart, sina Kuya Romel Padilla, ganun, legit mabait eh. So, yun yung mas... At tapos, passionate pa sila sa trabaho nila. Sabi mo nga, nagigilty nga ako, hindi ko alam bakit eh. Parang lagi akong may iniisip na kailangan ko paggumawa na mabuti para kapalit lahat ng... Hindi, tsaka pagdating naman kasi sa trabaho, Jay, nakikita naman ng lahat na binibigay mo naman talaga kapag ka, sabing trabaho tayo, ganun. Yes. Most unforgettable lesson 2019 has taught you? 2019? Madami. And outside of yung, syempre, yung pinagdaanan ko na ano... Just yung kung sino yung mga totoong kaibigan, kung sino yung parang may agenda lang para sa 15 minutes of fame. May ganun na never ko na-experience dati. But because of yung 2019, iba-iba yung ugali ng tao. Pero ayoko ano yun eh. I think yung personality ko kasi parang kahit medyo mahirap yung pinagdadaan, I always try to see the best in people pa rin. But medyo malala kasi yung nangyari and nakita mo na parang may mga ganun tao talaga eh. May mga ganun tao na who are easy to judge you by something na just to judge. Human nature natin. Hindi naman ako magmamalinis. I've judged people also. And that's why parang isa yun sa mga natutunan ko na huwag agad. I mean, di nyo alam. Di nyo alam. So, ganun. Siguro, parang buhay bigat na yung ano natin. Pero ganun. Totoo nga. Hindi, tama naman talaga. Always know the two different sides of the story. Siguro kung hindi ka kasama dun. In fairness, alam mo yun talaga. Alam ko naman kung ano yung sinasabi mo, di ba? Naiintindihan naman kita. Sure. Part of your body that you're most insecure of. Siguro yung mga kamay ko, kasi mahilig ako sa basketball. So, nagpapalpos. Sana lumaki pa. Sana mas malaking yung mga... Para grab na grab mo yung bola. Para mas grab mo yung bola, ganun. Although, hindi naman siya maliit. Hindi naman siya maliit. Patingin kamay mo. Ayan. Hindi naman siya... Pwede na. Magic heart? Charing! Taki heart naman pala talaga yung kamay ko. Hindi pala ganun talaga. What is nga, Je? Taki puso. Charing lang. Sige, nagawin naman yung... Soldier's heart? Charing! Ano ba yan? Nakakainis. Ayoko na talaga ito. Let's go na. Charing. Most comfortable get-up outfit para sa'yo?
T-shirt tsaka jeans lang. Okay na ako yun. Most memorable character you played in your career? Siyempre, isa si Budoy. Ito yung ginagawa ko ngayon. Pero tulad ng sinabi ko kanina, napaka-swerte ko sa mga roles. Magaganda ang mga nakukuha. Most attractive thing about a woman? Personality. Siyempre yung facade. Siyempre, yun yung una ma-attract eh, di ba? Mm-hmm. Yung itsura. But then, kailangan talaga magiging personality. Kailangan mabait sa lahat ng tao. Hindi lang ka-level or mas mataas sa'yo. Kailangan yung ultimo. Kung ano yung respeto binibigay mo sa boss mo, ganun din ibibigay mo sa janitor kung saan lahat. Natatrabaho. Yes, totoo yan. Most texted person yesterday? Most texted person yesterday? Yung mama ko kasi may kailangan siyang ano, may festival na naman sa Jensen. Gusto niya magpalit siya nata ako. Parang ganun. So, ma, sabi mo, ma, hindi. Eh, tsaka kasi ito lagi eh. Tsaka ganun yung very mother. Gano'ng kadaming festival ba sa Jensen? At kailangan lagi may ganyan. So, siya yung lagi kong ka-text pag sa text kanya. Totoo. Ma, sorry. Tsaka pag yung mga nanay, hindi, totoo yan. Yung mga nanay ganyan talaga, no? Yung kapag yung anak nila yung nag-work-work. Na naman. Oo, initial festival reaction. Naman, sa ano naman daw, kasi sa phase 1, doon sa village namin. Sila naman may festival. Eh, phase 50, 50 eh, phase 4 kami. Tapos hanggang phase ano pa yun. Ano ba? Anong pinakamaraming phase? Phase 7? Oh, phase 1 pa lang. Naku, phase 1 pa lang eh. May 6 pa, Jay. Ba't di ka kaya magtayo ng baboy yan doon sa inyo? Para o, maayan, i-chill nyo na yan ba? Hindi, hindi lang baboy. May social mama ko. Pag phase 4, kung saan kami natin, turkey ang gusto yung padala. Bibili ako dito. Tapos papadala ko pa. Hindi pwedeng uriin turkey. Ganyan. Person you miss the most. Ayan, si Ma'am Festival. Yung mama ko, siguro. Kasi nga mas madalas nasa work ka, kasi na assumption. Most challenging shot in basketball? Walang challenging shot sa basketball. Kung gusto mo ma-shoot, gagawa ka ng paraan. Totoo, i-give mo lang lahat. Most hurtful things na things said or written about you? Kailangan ko ba sabihin? Siguro alam na lahat ng, ano eh. Alam na lahat ng tao. Yung pala, namatay ako. Na-aksidente yata ako. Nakita ko social. Tumawag pa sa akin yung mama ko, umiiyak. Eh, kainit. Sige, kainitan pa nung lahat na nangyari sa akin last. Tapos tumawag sa akin yung nanay ko. Anong nangyari, ma? Siyempre, sensitive din ako nung panahon na yan kasi ang dami nangyayari eh. Anong nangyari, ma? Sabi ko, bakit ka namatay? Sabi ko, hindi ako namatay. Kausap ako ngayon. Diba? Sabi ko, ma, ano sinasabi mo? And then, nung binaba ko yung phone, hindi ako patay, okay tayo, okay na ako, ma. Relax. Baba ang phone, nakita ko sa Facebook yata na Gerald Anderson, ano, dead on the spot or gano'n. Sabi ko, oh my, ang lala. Grabe, no? Ang lala. Sabi ko, pero, kaya yan. Oo, buhay pa ako eh, kaya kaya pa talaga. Pero yun, yung mga gano'n. And, kailangan din mag-ingat kasi, paano kung may totoong crisis na nangyari? Paano kung may totoong alert na kailangan mong sabihin? Like, kunyari, sasabog yung taal. Ayaw masyado maniwala ng mga tao kasi ang daming fake news, di ba? Paano kung pag gano'n nangyari? Totoo. Trait you find most annoying? This goes for sa lahat. Like, for everybody. For everyone. Kaya minsan, everyone feels entitled ngayon eh. Siguro kasi sobrang instant yung mga pangyayari. Like sa Instagram, parang padamihan ng likes or ganun. Or pag marami kang followers, feeling mo entitled ka pagdating sa trabaho, ng totoong trabaho, yung, you know, okay, I think we have to show or prove our worth bago tayo yumabang or ganun. And even pag na, kahit naman ako narating mo yung pinakasagad ng peak ng career mo, kung ano man ang trabaho mo sa buhay, di ba? Dapat hindi talaga. Yeah, kasi pag nandito ka na, there's only one way to go is to down. Go down. Yes. Eh, makikita mo lahat ng tao na yan, lahat ng... Nandyan pa rin. Di ba? So, eh, tsaka mas masarap magtrabaho eh. May, yan nga, yung pinagdaanan ko last year. Pero pag nakita ko yung mga trabaho ko, yung mga taong malapit din sa akin, o yung mga taong kahit hindi, ang tagal ko hindi nakita, pero naging close ko, yun yung pinaka-nakaka-touch eh, kasi mga nagte-text sa akin na okay ka lang bro, or praying for you, or gano'n. Eh, tagad ko hindi nakausap to. Alam mo yun, so... Nandyan lang. Yun yung parang feeling mo may ginagawa kang tama sa buhay. Kahit papaano.
Kumbaga nandyan sila. Hindi man kayo madalas magkita, magka-house friend, dyan sila. Most important thing you remember when you're in love? Medyo, ano eh. Bad timing ka. kasi syempre medyo... No, I think more than remembering is, like, kunwari sa sitwasyon ko, even when it's done, at hindi nag-work out, remember that you were in love and you naramdaman mo na yung feeling na yan, yung feelings na yan with that person. So, kahit anong pang sinasabi niya or kahit anong pang... kahit gano'ng kan bigat at negative yung nangyari, meron naman kayong mga happy days eh. So, doon ka na lang kumapit. Doon mo na lang isipin yun. Because yung negativity, yung mga siraan, yung mga ganyan, lilipas din yun eh. Yung memories na lang hawak mo. So, yun. Always remember yung every moment na masaya kayo. Yun ang importante, di ba? Siyempre. Hello, mga ka-Jeepney! Subscribe na to Jeepney TV's YouTube channel para sa more showbiz chika ng mga paborito nyong artista.